disclaimer, this video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any, and don't take it seriously. Lotlot de Leon, dinipensahan si Matet at mga kapatid. Wala akong mga kapatid na masasama ang ugali. Ipinagtanggol ng aktres na si Lotlot de Leon ang kanyang mga kapatid, lalo na ang younger sister na si Matet, mula sa mga bashers matapos pumutok sa publiko ang issue nito at ng ina nilang si superstar Nora Honor. Nangyari ito sa media conference ng That Boy in the Dark movie nitong December 30, kung saan natanong ng showbiz columnist na si Ray Pamaloy ang aktres tungkol sa nangyaring gusot sa pagitan ng kanyang ina at nakababatang kapatid. Ayon kay Lotlot, umaasa siya na maaayos din ito dahil wala naman daw nananalo sa away ng mga magkakapamilya. Alam mo naman pagdating sa ganyan, wala namang panalo eh. Walang panalo dyan. I guess, it's just a matter of looking at the bigger picture. May dahilan ang lahat. I guess that's how, I like to look at it na lang. And I hope that, eventually, maayos ang mga dapat maayos, sagot niya. Matatanda ang naglabas ng saloobin sa social media si Matet noong November 2022, matapos umanong gayahin ng kanyang mommy guy, ang kanyang bottled gourmet tuyo, and tinapa business. Nasaktan ng husto ang aktres na tila kinukumpetensya umano siya, ng sarili niyang ina lalo pat ang negosyong ito, ang inaasahan nila ngayong matumal ang projects na natatanggap niya. At kahit na mahal pa rin daw ni Matet, ang kanilang ina ay hindi na umano siya makikipagkita o makikipag-usap dito. Natanong din si Lotlot kung pumagit na ba siya sa issue ng dalawa, bilang anak at ate. Hindi ito diretsahang sinagot ni Lotlot, bagkos ay dinipensahan na lang niya ang kanyang mga kapatid. No, hindi, it was something. Yung mga ganyan naman kasi, hindi mo naman kasi masasabi. Ganito na lang, wala akong mga kapatid na masasama ang ugali. Lahat ng mga kapatid ko, whether si Ian, si Matet, si Kiko, si Ken, lahat yan, sobrang magaganda ng puso niyan, lahat niya. Iyon naman daw kasi ang nakuha nila mula sa kanilang mga magulang. Kasi si Mommy rin ang nagtuturo sa kanila na magkaroon ng magandang puso. So, whatever good that we have in us is because it was taught to us also and we saw it from our parents, Ania. Ibinida pa niya ang mga kayang gawin ng kanyang mga kapatid sa pagpaparamdam ng mga ito ng pagmamahal. Lahat ng mga kapatid ko, they're good people. They're willing to sacrifice for love. Si Ian kinakain niya ng pride niyan, maipakita lang niya sa'yo, na mahal ka niya. Si Matet kahit banyo nililinis niya, maiparamdam niya lang sa'yo na mahal ka niya, paglalahad ni Lotlot. Si Kiko ganoon din, kung may kailangan kang ipagawa sa kanya, o kahit na, all he can do is to listen, to all what you have to say he will listen. Si Kenneth yung tipo na pag may inutos ka walang hindi yan, yes, yes, yes. Ganyan ang mga kapatid ko. Although iba-iba kami ng mga ugali pero lahat kami pare-pareho magmahal, dagdag pa niya. Ayon pa sa kanya, normal lang na may tampuhan sa pamilya, ganoon din ang makapagbitiw ng salita, dahil nasaktan o gusto maglabas ng saloobin. Kahit sino naman ganoon, nangyayari sa atin yan, mahinahong sabi pa ng aktres. Kami namang mga anak ng mommy, lahat naman kami alam namin ang lugar sa kanya, sa puso niya. Yun nga, kung minsan may nabibitawang salita, because of whatever pain, or miscommunication, or yung mga natatago ba, na sentiments, na siguro hindi nasasabi. But family is still family. At the end of the day, wala namang hindi naaayos. Ikinalungkot daw niya, ang mga ibinabatong paratang, ng mga bashers kay Matet, na wala itong utang na loob, na siya ring ibinato, sa kanya noong nagkatampuhan sila ng kanilang ina. Nakakalungkot kasi wala sa mga kapatid ko ang deserving mabash. Kasi lahat kami sobrang mahal ang mommy, lahat kami. Sobra, pagtitiyak ni Lotlot, ako, aaminin ko nung una akong nakakatanggap ng mga ganung pananalita, medyo na shock ako. Kasi parang saan nang gagaling yung salitang wala kang utang na loob, pagpapatuloy niya. Ano bang alam ng mga tao, sa nagawa at hindi ko nagawa para sa pamilya ko, di ba? At kung may nagawa man akong kabutihan, bakit ko kailangang ilantad yun? Nagkausap na din daw sila ni Matet, last Christmas, at naunawaan niya ang nararamdaman nito. Proseso yan. Hindi ko pwedeng sabihin kay Matet kung ano ang dapat niyang maramdaman. Kanya-kanya tayo ng pagtanggap sa mga nangyayari, paliwanag niya.
Dagdag pa niya, maayos naman daw ang relasyon nila ngayon ni Nora Honor bilang magnanay. Katunayan, ilang beses nga daw silang nagkita bago magpasko. Nagkita kami ni Mommy bago magpasko, I was with her, and previous to that, mga ilang beses din kaming nagkita. Pinupuntahan ko siya sa bahay niya, pagbabahagi ni Lotlot, nitong Christmas, I spent the eve with the kids. And then after, I called my mom. I said, can I drop by? And then sabi niya masama ang pakiramdam niya, inuubo siya. Sabi ko, sige po. Pag okay na lang siya ulit, that's the time I'll visit her again, pagre-recall pa niya. Natanong pa siya kung napag-usapan ba nila si Matet noong mga panahong magkasama sila ng kanyang ina. Minsan kasi, kami ng mommy may mga bagay na hindi na rin kami. Kumbaga, understood na lang. Lahat naman sa aming mga anak ganoon siya, may mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag, sagot niya. At sa mga paulit-ulit na nang-iintriga at nagkokomento sa kanilang pamilya tungkol sa relasyon nila sa isa't isa, ito ang masasabi ni Lotlot, at the end of the day, pamilya pa rin kami. Kahit na anong sabihin ng kahit na sino about us, sa mga kapatid ko, o kahit kay mommy. Mapapanood si Lotlot sa That Boy in the Dark movie na pinagbibidahan ni Joaquin Domagoso simula January 8 sa mga sinehan nationwide.